si Susan Barlin po ay isang simbolo na wala pong imposible sa mundong ito. Isa pong Pilipina sa isip, diwa at gawa. Nasa estado na po ako ng buhay ko ngayon na gusto ko pong mag-iwan ng isang inspirasyon sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataan. At dahil po sa nagawa ko po sa aking sarili na wala pong imposible, na galing sa isang mahirap, ay napatunayan ko po dito at sa buong mundo na ang isang Pilipino po ay napakadakila. Napakalaki ng magagawa. Yan po ang gusto kong maiwan sa ating bansa at ang aking ginagawa ngayon para sa ating bayan. Sa kasalukuyan po, ang aking ginagawa ay isang revolusyon laban sa kahirapan. Maring tawagin po ng iba na ito'y isang pangarap lamang. Sa iba naman, pinagtatawanan. Sinisiguro ko po sa inyo na ito na po ang solusyon sa napakatagal nang suliranin ng bansa natin at ng libo-libo Pilipino kahirapan. Maari pong pinagtatawanan tayo. Maari pong sabihin nilang napaka-ambisyosa natin. Ngunit, sinisiguro ko po ulit, ito na po ang sagot sa kahirapan. Wala pong Pilipino na dapat maghirap. Wala pong Pilipino na dapat matulog na walang laman ang tiyan. Sana po, samahan niyo po kami dahil napakaganda po nito. What is G5? Ano nga ba ang G5? Para pong pangalan ng eroplano? Hindi po. Give me 5 po yon. Kasi po, napakadali po at alam ko na bawat isa sa atin may kilalang 5 na may pangarap o may 5 gustong tulungan. Iyan po ang give me 5. Kung pagsasama-samahin po natin ang 5 tao sa ating team para po pagtulong-tulungan para po magkaroon ng kakitaan, marami pong walang trabaho. Marami pong may trabaho, ngunit minimum wage lang po ang kinikita. Marami pong trabaho na kulang pa pong pambayad ng kanilang bahay o kaya po maiangat ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Marami pong OFW na ang mga asawa nandito naghihintay lang po ng sahod ng kanilang mga asawa o kapatid o magulang. Marami pong estudyante na wala pong bang tuition fee. Magtatrabaho, mag-aaral, pagod ang katawan, pagod ang isip. G5 po ang solusyon na nakikita ko para po masugpo ang kahirapan ng Pilipinas. Ang G5 po ay ginawa, o ang konsepto po ng G5 ay para sa ordinaryong Pilipino. Kahit po estudyante kayo, kahit po matanda na kayo, na hindi na kayo pwedeng makapasok sa trabaho, ang G5 po ay para sa inyo. Kung hindi po kayo marunong magbasa, ang G5 po ay para sa inyo. Kung kayo po ay hindi makalakad, kahit putol po ang inyong mga kamay o putol po ang inyong mga paa, ang G5 po ay para sa inyo. Kahit po kayo mayaman, kung marami pa po kayong gustong tulungan, ang G5 po ay para sa inyo. Wala pong pinipili ang G5. Kahit po sino, maging babae ka, maging lalaki ka, bata, matanda, may pinag-aralan o wala, kahit po mamang sorbitero, ang G5 ay para sa iyo. Ang G5 po ay parang bayanihan. Kaya nga po, kukuha ka ng 5 na magiging kasama mo, bayanihan, kapitbisig. Tulong-tulong po kayo. Ang bayanihan po ay galing sa Pilipinas. Tulong-tulong. Diyan po tayo magaling na Pilipino. Kasi po, pagka meron po tayong gustong gawin, katulad po ng EDSA Revolution, pinagsama-sama natin ang mga bisig natin, nagkapit-bisig tayo, napakalaking bagay kaya natin gawin. Ang G5 pa kaya, na 5 lang ang kailangan mo,
para sugpuin ang kahirapan at maging sagot ng mas magandang kabuhayan? G5 po is the easiest answer to fight poverty. Malaki po ang paniniwala ko na ang G5 ay malaking maitutulong sa ating mamamayan, sa mga komunidad at sa ating lokal. So, tatalakayin po ng G5 ang 5K. Unang-una po ay ang karunungan. Ituturo po natin sa ating mamamayan na kung paano po ang solusyon at pamamaraan para sila ay makaalis sa kahirapan. Pangalawa po ay ang kalusugan. Iyan po ang number 2 na problema ng ating bayan, pangalawa sa kahirapan. So, kailangan po natin na maging malusog ang Pilipino dahil naniniwala po ako na ang healthy Filipino will make a healthy Philippines. Napakarami pong may sakit sa ating bansa. Napakarami pong hindi kaya ang pangalagaan ng kanilang kalusugan. Unang-una po, marami pong mga bagay na hindi na po nila nakukuha sa pagkain, ang sustansya, ang pollution, ang free radicals na tinatawag dahil sa cellphone, sa technology. So, ang sakit po ay parami ng parami. So, ang G5 po, isa sa tatalakayin niyan ay ang kalusugan. Pagkatapos noon, ay ang karangyaan na po. Yung karangyaan, pag kayo ay mayroon ng kayong karunungan at kalusugan, handa na po kayo sa karangyaan. At ang pang-apat po ay ang kapayapaan. Naniniwala po ako na dahil sa kahirapan at kuminsan po dahil may sakit ang mga magulang, dyan po nag-uumpisa ang krimen. Kung atin pong masusulbaran ang mga problemang yan, magkakaroon po ng malaking pag-asa na ang kapayapaan ay itataguyod ng ating mamamayan. At ang panglima po ay ang kabanalan. Dahil po, kailangan pong malapit tayo sa Panginoon. Dahil po, kapag tayo po ay naghihirap o kaya tayo po ay sumobra sa pera, kuminsan napapalayo po tayo sa Panginoon. Kaya importante po sa G5 po, ang kabanalan, kasama po yan. So, iyan po ang sinasabi kong naniniwala ako, napakalaki ng pananalig ko na ang G5 po ay tugmang-tugma para makatulong sa mga komunidad, eskwelahan, mga ospital. Marami pong ospital na wala pong budget para mapaganda o makabili ng mga equipments para po sila ay magampanan nila ang tungkulin nila na makapagpagaling sa mga may sakit. So sa G5 po, hindi na po imposible yan. Tulong-tulong lang, bayanihan. There could be no better time to launch G5 than now. Ngayon po talaga ang panahon para po sa G5. Ang timing po ay napaka-perfecto. Biro niyo po, ang presidente natin, naglalagablab ang kanyang pagnanasa para po linisin ang krimen sa bansa natin, ang korupsyon. Iyan po ang mga pumapatay sa ating Pilipino. Yan po ang nakakapigil ng pag-asenso nating mamamayan. Binibigay niya po ang buhay niya. Hindi po siya natatakot mamatay. Dahil ang pangarap niya, malinis na once and for all ang poison na talagang nandito sa ating bansa ng ilang dekada na. Ang G5 po, ang inyong lingkod, ganun din po. You have to kill me to stop me. Para po, mabigyan ko ng inspirasyon ang Pilipino na wala pong Pilipino na dapat maging mahirap. Wala pong Pilipino dapat matulog na gutom ang tiyan o walang laman ang tiyan. Ito na po ang naniniwala akong solusyon. Hindi po mahirap gawin. Napakadali. Pero kailangan po gisingin natin yung ating pagka-hero. Dahil tayo pong mga Pilipino, we have the hero inside of us. Kailangan naman pong gisingin. Kabuhayan po ang binibigay ng G5, hindi po pangyaman. Ang kayamanan po, malaking price ang inyong babayaran. Nasa sa inyo yan. Pwede kayong yumaman sa G5, but it's up to you.
Ang pinapangako ko po, hindi po kayo magigutom o hindi po kayo matutulog ng gutom kung sasama kayo sa G5 at gagawin nyo kung ano ang dapat gawin. Mula apari hanggang hulo. Mula teenager hanggang senior citizen. Mararating ng G5. Mula Pilipinas, uusbong po yan at manganganak sa buong mundo. Ang mga kapitbahay po nating ASEAN, pumupunta na po dito upang gayahin ang G5. Kumakatok na po sa pintuan natin para ituro po natin sa kanila ang inspirasyon na gumigising sa ating mamamayan. Pati po sa Estados Unidos, pati po sa Europa, sila po kumakatok sa pintuan natin. Pwede nyo ba kami turuan? Pwede nyo bang dalhin dito yung inspirasyon na yan? Dahil ang kahirapan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa Estados Unidos o pati po sa mga developing countries. So, napakaganda po nito. Kung sila nakikita po nila yung gandang ito, pagmalaki po natin ang ating lahi. Dahil mula sa atin, ang kahirapan sa buong mundo, masusugpo na dahil sa G5. Kumakatok po ako sa inyong mga puso. Tulungan niyo po ako. Maghawak-hawak po tayo ng kamay natin. Magkapit-bisig po tayo. Sugpuin po natin ang nangungunang suliranin ng ating bansa, ang kahirapan. Kahirapan po pag nasugpo natin. Naniniwala ako walang masamang Pilipino. Hindi na po gagamitin ng mga kapitalistang mga malalaking ulo ng krimen ang ating mamahirap na mga mamamayan. Pagtulong-tulungan po natin, sugpuin ang kahirapan. G5 po, buo po ang loob ko. Ito ang solusyon. Ibangon natin ang bansa natin. Ibangon natin ang moral natin. Pag wala na pong matutulog, nagutom ang tiyan. Naniniwala po ako. Masusugpo rin ang krimen. Mas mapapadali po ang trabaho ng ating presidente. Tulungan po natin ang ating presidente para mapadali ang kanyang trabaho. Sama-sama po tayo. Ulit, bayanihan. Bayanihan po ang solusyon. And G5 is all about bayanihan.